Hello guys, welcome back. Nib TV here. Sa ngayon eh, meron naman akong i-share sa inyo na isang DIY project. Simple lang itong project na to. Tawag natin dito is MOSFET tester. So, pwede natin i-test yung N-channel MOSFET and P-channel MOSFET. So, hindi na natin patagal ito guys. Tara, samahan nyo ako. Okay guys, dito tayo ngayon sa ating mesa. Kakalangan natin dito guys sa project na to ay ito, resistor. Ayan. Bali, tatlong resistor na 1K. Ayan. Tapos gagamitan natin siya ng ito, yung lumang parang connector. Galing dito, galing to sa mga lumang sirang ATX power supply. So nagtutol lang ako doon. So gagamitan din natin ng one guys, kakailangan natin yung ito, mga LED lights, dalawang piraso. Parang indicator natin to kung NPN tsaka pan. Gagawin natin, bali pag NPN, itong blue ang ilaw, iilaw. Pag PNP, itong yellow, iilaw. Ito mga resistor guys, ito yung current limiting resistor natin para sa LED natin. At syempre, dagdag na rin natin to. Gagamit na rin tayo ng mga na luma. Ito, pwede paglagyan. Ano to eh, dating box din ng power supply ito. Ayan po. Tinanggal ko na lang yung mga banyo. Terminal ng plug niya. Ito natin siya ilalagay bali. Para hindi na tayo gagastos. Mapakanabangan natin itong mga kapag lumaan na hindi na ginagamit. Ayan po ganyan. Tapos dito natin lagay yung power source. So gagawin ko muna ngayon eh, gagamit ako siya ng AC-DC power ano source. So lalagyan natin siya ganito, DC connector. Yan lang, total may butas na siya dyan. Yan, may dati ng daanan ng consumer yan, cord. Yan. Yan, lalagyan natin dyan. Tapos lagyan din natin ng ano, ng mga ito, lagyan natin ng tax switch para pag nagte-testing tayo eh ipindutin natin to, tapos pag nag-contact ihilaw yung LED natin. Tapos gagamit lagyan na rin natin ng kwan switch. Ito na lang gagamitin yung ito, yung tax switch na ano. Ito naman dip switch, gamit tayo nito para pan pwede natin ni ano yung dip switch, pwede natin change over yung ano, yung supply, kasi bali ang mangyayari kasi nito pag NPN ang supply is makaiba sa PNP. So parang din na tayo magbabalibaliktad ng ano, ng mga LED o kaya mga terminal ng power source. Ito na lang, dip switch na lang. So bali ang gagawin ko dito, yung 1 and 2 yan ang gagawin natin connection sa power source para sa ano, NPN. Ito namang 3 and 4 sa PNP. So pag-ino natin tong 1 and 2, ang tinetest natin yan yung NPN. Pag inop natin yan, tapos i-on natin tong 3 and 4 PNP.
Okay guys. So bali ganito ang iisip ko. Ayan. Parang nilagyan ko siya ng konting marka para dito. Pupuntasan ko na lang siguro ng maliit na butang tas bali dito sa atin sa ibabaw lalagay. Pati itong tap switch siguro matan dito siguro sa baba. Ayan, pupuntasan lang natin para sa ilalim na lang tayo nito magkoconnection. Pati ito magbubutas lang siguro tayo. Ayan, siguro yan tagyan natin itong kabilaan. Pati ito bubutas natin kasi usli natin ito eh. Siguro maglalabas ako ng mga hanggang dito. Hanggang dyan. Parang ito yung pinaka test terminal natin. Dito natin ipapasok yung tatlong paa ng detesting nating MOSFET. NPN MOSFET saka PNP MOSFET. So, itong tatlo lang gagamitin natin. Itong tatlong magkakadikit. Itong isang kahiwalay, walang connection yan. Wala kasi ako makita ang tatluan lang, apat itong nakita ko. So, okay guys, tirahin natin to. Ito muna, magbubutas muna ako rito. Sukatan ko to siguro muna. Okay guys, magbubutas muna ako dun sa dalhin ko lang yung mga gamit ko. Ito yung pang butas ko pang grind. Okay, balikan ko kayo guys pag nabutas ko na to. Okay guys, ito na guys, nabutasan ko na siya, no? Ito, so ganito maging itsura niya. Ito yung tank switch. Yan, ito naman yung deep switch. Tapos ito yung nilagay ko parang testing terminal. Parang ganito magiging itsura niya guys, no? Halimbawa ito ang titestingin natin. Ilalagay ko lang dito yung terminal niyang tatlo. Yan dito sa unang naunang tatlo kasi itong pangapat wala nang walang gamit yan. So wala lang yan. Yan gaganyan ko lang guys. Tapos ito yung pinaka lalagyan ko muna siya guys ng ng mga glue, heat glue para maging permanente na siya. Tapos mamaya hihinangin ko na yung mga pagdutong-dugtungin ko na yung mga kanya, linyada niya. So ngayon lalagyan ko muna siya ng glue, hot glue. Okay, okay, so lagyan na natin para medyo ikapit na. Ibaba ko pa ng konti. Ibaba natin konti. Thank you.
Tanggalin na rin natin guys yung ating LED light. Baka mamaya connect-connect na lang tayo. Para sabay-sabay sila na pag-angat. Okay, dito na lang. Diyan natin ang konting kanal dito. Yan. Okay guys, welcome back. Nahinang ko na lahat ng mga wirings na ikabit ko na rin. Tsaka nilagyan ko na rin siya ng glue. Kung napapansin nyo guys, halos punong-puno siya ng glue. Kasi yung purpose ko guys sa glue, para hindi siya magalaw-galaw habang meron akong hinihinang doon sa mga terminal niya. Minsan kasi magalaw-galaw pag walang glue, minsan lumalabas ito. Ito, kailangan ko pa ipasok na muli para mapwesto. So, pinwestan ko muna sa guys ng glue, tapos hininang ko. Nung nahinang ko na guys yung mga dapat kong hinangin, yan, tinakpan ko na ulit siya ng glue. Bali, bukod sa ang purpose na para i-hold in place siya, hindi na siya magalaw-galaw. Bilang kwan na rin guys, yung parang kanyang pinaka-insulation. Parang natakpan siya ng pan. Kaya kahit magdikit ng wire, hindi sila magsushort. So, okay na siya. Nagdagdag nga lang pala ako ng isang tack switch. Kaya na wala pa tong isa. Ito lang. Eh, yung naisip-isip ko, dalawa nga pala circuit nito. Hindi pala pwede yung isang switch lang sila. Kasi pag yung switch ko to, kukontak rin siya rito. Kahit nasabi natin, ito lang yung 1 and 2 naka-on. Meron lang common kwan dito. Connection para dito sa 3 and 4. So, pag input to, kakaroon din siya ng connection. Kaya ginawa ko, naghiwalay ako guys ng isa pang switch. So ngayon lagay natin siya muna para pag nakababasla guys, ibig sabihin yan, walang connection, naka-off lahat yan. So, okay na. Bali, for testing na natin ito. So, malaman na natin kung gagana ba siya. Pero bago pala lahat, ipakita ko muna pala sa inyo yung diagram. Simple diagram na ginawa ko lang. Ayan. Papaliwanag ko sa inyo para madali natin maintindihan. Itong may number 1, 2, 3, 4 correspond sa dito sa tadip switch natin. So 1 and 2 connected siya sa ginawa ko dito sa lagyan natin sa dito sa N channel dito naman sa P channel. P-channel MOSFET.
Yan, N-channel MOSFET. So, ang ginawa ko para hindi tayo mahirapan maggawa ng connection. Inuna ko muna to, yung itong side na to sa N-channel. Bali, ang 1, kinunik ko sa positive source. Ito kunyari ang battery natin or yung ating fan, AC-DC power supply. Positive, kinunik ko sa 1. Tapos yung negative, kinunik ko sa 2. Ganito bali yung kakalabasan niya. Yung negative source, dumiretso sa ating source. Negative pa. Negative. Diretso sa source. Yung number 1 naman, which is positive, direkta siya rito sa resistor natin na 1K na naka-series sa ating LED, which in, sa example natin is blue. Ginamit ko muna blue. Naka-series siya dyan. Kakonect siya sa cathode ng LED. Sa anode ng LED, sorry. Yung cathode ng LED naka-connect sa drain. Tapos dito naman sa gate and source, between gate and source, meron nakaparallel sa kanila na ano, isang resistor din, 1K. Tapos dito naman may switch. Itong switch na to, ito yan guys. So pag taas itong 1 and 2, supposed to be this 1 and 2. Yan. Tapos pag pinindot natin itong button na to, itong sa ibabaw, magkoconnect itong switch dito sa gate. Ito yung kuha natin, bali. Ngayon, mag-change over tayo ng circuit. Tapos ito na tayo sa 3 and 4. Ganun din. Yung 3, kinunay ko rin siya sa positive. Nandiyan yung positive. Positive yung line yan. Yung 4, negative. So, parang binaliktad lang natin siya. Ito naman yung kanina source dito is negative. Ngayon ang source magiging positive. Kasi nakonek siya sa 3, which is positive. Direct sa source. Itong dip pin number 4 natin na connected sa negative dito sa source natin. Pag inangat natin ito, kukunik siya rito. Ang negative naman ay tatakbo rito sa ating 1K resistor din. Tapos naka-series sa kanya yung isang LED na yellow. Ginamit ko sa example natin yellow LED, connected siya sa cathode. Tapos yung anode naman ng LED, naka-connect naman siya sa drain. Bali, ito palang kudrado na to. Ito yan, ito yung terminal. Test terminal natin. Bali, yun din ang magkocorrespond dun sa pinaka-pin, pinaka-paan ng MOSFET. Natetesting natin. Kasi yung MOSFET natin, bawa yan, no? Diba to? Gate, drain, source. Yan ang MOSFET natin, diba? So, ginawa ko, yan ang pinagbatayan ko na lang dito sa ginawa kong improvised terminal. Itong unang butas, gate, sa gitna, drain, source. Ito pang-apat guys, disregard nyo to. Walang connection yan. Hindi ko siya ginamit yan. Wala siyang yan, makanti siya doon sa likod. Bali, itong tatlo lang. So yan lang yan guys, ang simple diagram niya. Yan rin ang explanation niya. So madali lang siya guys. Kung gusto niyang gawin dito, yan ang gagawin niya. Pwede kayong gamamit ng ibang klaseng fan switch.
Ako, ito lang kasi nakita ko available sa akin yung switch. Pero kayo gumamit ng yung switch na di ganun, yung ating 3 terminals or ganun. Ito kasi available lang. At saka medyo cute sa kasi maliit. Tama-tama lang siya rito sa box natin. Para lang siyang laruan. Okay. So, for testing na tayo, guys. Testing natin yung ating M channel at saka P channel. MOSFET. Kunin natin ito. Yan. Yan ang pinaka power source ko. Yan. 5 volts lang ata ito, I think. Oh, 5.7. Dati rin to sa mga charger. So, sara natin, takpan natin. Ito yung tsura niya. Nilagyan ko lang siya ng mga glue. Okay. Check na. Test natin. Pala ang indicator nitong light na to ay papakita ko sa inyo yung characteristic ng lights nito habang ginagamit yan at sa pagtetesting. So, ito natin. Una nating tetesting is N channel MOSFET. Wala ako masyadong mga MOSFET dito, guys. So, kumuha na ako ng dalawang alam ko kung P-channel or N-channel itong iba. So, ang kabisado ko lang na N-channel dito ito kasi ito. Babasa na, guys. Okay. IRL B8314. IRL B8314. So, kahit naman, guys, di natin alam kung N-channel o P-channel, madidistinguish natin sa tester na ito eh. Kaya ang kagandaan nito, kung alam mo, mas okay. Kung hindi mo naman alam, malalaman mo rin kung ano, sa pamagitan ng mga characteristic ng lights. Okay, subukan natin to, no? Subukan natin muna sa 1 and 2. Angat natin. 1 and 2. So, bali, inactivate natin yung N channel tester. Lagyan natin. Ang karakteristik kasi, guys, ng N channel, pag nilagay mo sa dito sa test terminal, hindi siya iilaw. Meaning good. Hindi siya iilaw. Kasi yan ang karakteristik. Iilaw lamang siya kung i-press natin itong N-channel test switch. Ganyan ito, guys. Yan. Isipin, good siya. Milaw siya. Ngayon, pag halimbawa is umilaw siya ng ganon, pag pinipindot lang, ibig sabihin, nakakasigura na N-channel MOSFET siya. Kasi yan ang characteristic niya sa tester na ito eh. Pag pinindot mo siya at umilaw siya, yan, ibig sabihin N-channel. Pero hindi ka pa sure kasi ang susunod nating kuan, test, tingnan natin.
kaparehas lang sila. 8314. Okay. IRF Z RIF Z 44N IRF Z 44N. So hindi ko alam kung PNP to o ano. Tingnan natin. So hindi siya umilaw. So may posibilidad na N channel din siya. Titingnan natin, malalaman natin pag pinindot natin yung N channel tester switch natin at iilaw siya. Ayun. So, nalaman natin. This is also an N channel MOSFET IRF Z44N. So, dalawa na sila, no? Dalawang N channel. Kaya P channel dito. So, kaya yun, nilaw yun. Kapag ganito guys, halimbawa nasa N channel circuit tayo, no? Tapos yung tinesting natin kumilaw ng steady, so sure na tayo na hindi ito N channel, P channel ito MOSFET. So para malaman natin kung P channel MOSFET siya, ilipat natin ang circuit sa P-channel. Titingnan natin kung iilaw rin siya rito. Tandaan nyo guys ha, kapag yung N-channel, eto certified na natin itong N-channel, iilaw lamang siya pag pinindot. Yan. Aside from any indication, aside from that, ibig sabihin may difference siya pag N-channel MOSFET. Ngayon tulad nito, nilagay natin umilaw kaagad. Oh. So alam natin na hindi siya N channel, or maaring N channel siya na sira. Kasi hindi ba ang sabi ko kanina, any indication aside from yung iilaw lang siya kapag pinindot, ibig sabihin sira, di ba? Ganyan. Eh, halimbawa ito, umilaw. Oh, hindi ko pa pinipindot. Ibig sabihin, ang dalawa na sa isip natin, maaring sira siya or P-channel siya. So, para ma-confirm natin, lilipat tayo sa P-channel circuit. So, tatanggalin natin. Off natin ito. Yan. Iangat naman natin tong dalawa. Itong dalawa na to yung mag-activate ng P-channel circuit natin. So, kagano na umilaw to, di ba? Sa N-channel circuit, umilaw siya. So, akala natin, maaaring pwede siyang sirang N-channel or P-channel MOSFET siya. Ngayon, nasa P-channel circuit tayo, try natin siya rito. Kasi kung P-channel siya, at umilaw siya, sira siya, di ba? So, hindi pa tayo sure kung P-channel ngayon. Dito natin malalaman yan. Pag umilaw itong yellow, ibig sabihin P-channel siya. Okay. So, na-confirm natin, hindi siya sira. P-channel lang siya, kaya sa umilaw kanina dito ng steady sa N-channel circuit. So, nung nilipat natin yung circuit natin sa P-channel tester, nang tinest natin sa P-channel circuit, gumana siya. Oh, other than that, any indication than that, ibig sabihin sira yung P-channel natin. Halimbawa, tulad nyan, nasa P-channel circuit tayo, tapos ginano natin, sira to, sirang P-channel. P-channel to, sirang MOSFET ito. Diba? Kasi yung good eh, iilaw lang siya pag pinindot ito, diba? So, kaganina, umilaw sa dito sa N-channel, steady light. Ngayon, testingin naman natin itong yung
N channel natin na MOSFET kanina na good. Tapos ngayon nasa P channel circuit tayo. Test naman natin tong N channel MOSFET. Ngayon tingnan natin ko. Oh. Umilaw din siya ng steady. So alam natin hindi siya P channel, N channel siya. Kasi nag-steady lighting siya. Parang ito kaganina nung nasa circuit tayo ng 1 and 2 yung N-channel circuit, nag-steady rin ito, di ba? Paglagay natin. Ngayon siya naman ang nag-steady. So yan guys ang indication niya ng good and bad. So kailangan mo lang guys ano tatandaan yan kasi maaring sa iba hindi nila maintindihan kung bakit naghihilaw dito sa kabila hindi. Pero sa iyo tester ito, ikaw gumawa nito. So alam mo dapat ang indication. Okay? So to wrap up, pagka yung P-channel natin na MOSFET tinesting natin sa P-channel circuit, kailangan hindi siya iilaw. Iilaw lang siya pag pre-test natin yung tester switch. Yan. Okay, so good. Good siya. Tapos sa pantatanda natin sa P-channel circuit, pag naglagay tayo ng N-channel MOSFET, iilaw rin siya pero steady light. Ayan. So, yung sabihin to, N-channel. Balik tayo guys, lipat natin ulit doon sa isa. Ito naman, iangat natin tong dalawang to. So, nag-switch over tayo ng circuit. Nasa ano tayo ngayon? Nasa N-channel testing circuit tayo. So, sa N-channel circuit, ang good N-channel MOSFET, pag isinaksak mo, hindi siya iilaw. Iilaw lamang siya pag pinindot mo tong N-channel tester. O test button, N-channel. Ayan, tinagtulad na niya. Okay. So, good siya. Tapos ang isa pang tatanda natin sa N channel, pag sinaksak mo yung P channel MOSFET, iilaw din siya. Gagaya ng nangyari dito, iilaw rin siya ng steady. O yan. Ayan. So ibig sabihin good ang tester natin. So yun lang. Kung nagustuhan nyo guys itong video natin, paki-like and share na lang para marami din pong makaalam. Simpleng project, pero maraming pakinabang. Yan lang itsura niya, ang ganyan lang siya. Simple, hindi mo alam kung anong klase ito. Alam mo tao kasi may mata, may ilong, may bunganga. Pasensya na guys kung wala akong masyadong ma-test na mga MOSFET and channel of P-channel. Pero sana dun sa tinesting nating dalawa ay naunawaan nyo guys kung paano ang pagtitesting at saka kung anong ibig sabihin ng mga light indicators na nakita natin. At para doon guys sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin channel, paki-subscribe na lang dito, paki-subscribe Need TV, paki-subscribe Need TV at paki-press na rin ang notification bell para kayo sa mga susunod ko pang mga video. Okay. Hanggang sa susunod, ingat-ingat po muli tayo. Ingat tayo sa COVID para tuloy-tuloy lang ating paggagawa ng mga projects. Bye! Hanggang next time!